Hello guys, magandang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat dyan. Ito po ako, gusto ko lang po isalaysay yung nangyari sa buhay ko. Ako ay isang OFW. Ang napakahirap talaga isipin na malayo ka sa pamilya tapos na biglang darating sa iyo na problema na hindi mo akalain. Na talagang nung una yung last year, ganito talaga yung buhay ng OFW, napakahirap. At lalo pagdating sa pamilya. Last year, November, after tapos yung Ondas, namatay yung kuya ko. And then, hindi ako naka-uwi kasi ang iniisip ko kapag ako'y umuwi, gagastos ako ng pamasahe na pakalaki at pagdating doon sa Pinas, gagastos din ako, di-double ang gastusin ko. So, nag-isip ako na yung sinay pamasahe ko, pinapadala ko na lang itulong sa pamilya ko na namatayan ang yung pinadala ko sa hipag kasi para may ligpit yung kuya ko. And then after that, nakalaos na lahat. 2 weeks lang nakalipas, yung mother ko naman ng hospital, na ICU siya, talagang lumastis ako ng pakalaki, pero ginawa ko na lahat para masurvive ang nanay ko, pero talaga siguro hanggang doon na lang siya, pero ganun pa man sa edad ng 2 buwan na lang para mag-isandaan taon siya, ang iniisip ko nun sana pag umabot siya ng ganun, ako yung uwi talaga at paghanda ko siya ng big celebration. Pero wala, hindi umabot. Namatay siya ng November. November 22. Talagang isang dagok na dumating sa pamilya namin. Sa buhay ko at napakalayo ko na hindi ko akalain na bibigyan ako ni God ng napakalaking problema. Pero sa awa ng Diyos, pinipilit kong lumaban kahit hirap na hirapan ako, pero ginawa ko, nagdasal ako sa Panginoon na sana gabayan ako at makakaya ko lahat ang problemang pagsubok na binigay niya sa akin. So umuwi ako, ano-ano pa nga yung pag-uwi ko, gawa nung renewal ng visa ko. Yung insurance ko rin renewal. So, napakaraming balakid na nangyari sa akin. Umabot ako ng 2 weeks dito bago ako makauwi sa Pinas. Gawa nung hindi naman ako pwedeng lumipad agad na walang documents na dala-dala. Na hindi ako nakakabalik noon. So, lakad na kami ng lakad ng anak ng matanda ko. Pero wala na akong ginawa. Araw-araw ako umiiyak maghapon. Pero kinakaya ko talaga. Pero napakahirap. Pero ganun pa man, nakayanan ko. Ang nanay ko, bago ako nakarating ng Pinas, nakapulol siya ng 2 weeks. Kaya lalong lumaki ang gastos ko. At kaawa ng Diyos, nakaraos din hanggang sa nailigpit namin ang nanay ko, nakuhaan ko siya ng hindi naman sa pagmamayabang, yung palang hinahanda kong papaglagyan ay para pala talaga sa nanay ko yun. Matapos kong nabayaran lahat, yun lang palang para sa nanay ko na ipundar ko. Pero guys, sana lahat tayong mga OFW, sana kung may darating sa ating mga problema, hindi natin alam na kung ano mga problema ang ibibigay sa atin ng pagsubok bawat isa, pero
maging handa tayo palagi, yun lang masasabi ko sa inyo. Kasi, kapag hindi tayo lumaban sa mga pagsubok na dumating sa atin, matatalo tayo. Magdasal lang tayo sa Panginoon. At sana, gagabayan din tayo habang tayo nabubuhay at nagtatrabaho tayo sa malayo. At huwag lang tayo makalimot magdasal sa Panginoon na hindi tayo pababayaan nila. Dahil sila nakakaalam sa lahat, bawat hakbang natin. Sa tagal ng ano ko dito, talagang magmula pa ng 2000, naiyak tuloy ako, 2007, iniwan ko rin ang nanay ko, nasa hospital siya, nag-agaw buhay. Dahil dumating ang visa ko, paalis ako ng papuntang Israel. Pero, nag-desisyon ako na sana ika-cancel ko kasi hindi ko kayang iwanan ang nanay ko nakalatay sa bed. Pero, nag-isip din ako, kinausap ko ang mga kamag-anakan ko na opportunity ko na to na ituloy ko ang aking pag-alis kasi para din to sa nanay natin. Pero sa awa ng Diyos, pumayag sila. Umalis ako na sa ospital ang nanay ko. Kinakaya ko yun. Sakit ang loob na inabot sa akin. Pero hanggang umabot ng 2019, nabaspasok siya sa ospital. Kaya sinusuportahan ko talaga siya palagi. Na makaraos doon talaga ang nanay ko na mabubuhay siya ng habang gusto ko pang mabuhay na humabang-humaba dahil sa totoo lang, mahal na mahal ko ang mother ko. Sa totoo lang. Kaya hindi ako nag-isip mag-ano ng pamilya ko kasi gawa ng mas pinili ko ang magulang ko kaysa asawa. Dahil ang iniisip ko rin kapag ako ay nagpamilya, baka hindi na ako makakatulong sa magulang ko. Pinagpalit ko talaga dahil sa sobrang pagmamahal ko sa magulang ko. So, sa awa ng Diyos, hanggang ngayon, ito ako, medyo nakamubo na ng konti, pero hindi ko rin maiwasan talaga na pag naisip ko yun na nangyari sa nanay ko at kuya ko, talagang napakahirap. Napakasakit. Siguro kaya binigay sa akin ni Lord ito dahil alam niya kung anong way at makakaya kong malalaman ko kung hanggang saan ang kaya kong lumaban para sa buhay kong ngayon nagsisimula ko uli gawa nung ito na ako ngayon medyo bumabango na ng konti pero hindi ko pa rin maiwasan ang sakit na ramdaman ko dahil isipin mo dalawang mahal ko sa buhay na wala nung last year. Halos 2 weeks lang ang pagitan nila. So, walang ibang ano kung di ang tulong ko lang dasal sa Panginoon. Saka ito, mga kaibigan kong nakagabay sa akin at sumusuporta habang ako'y nagkakaroon ng malaking problema. Kasi hindi biro yung problema ang dumating sa akin. Gawa nung pagkaganya ng problema ang dumating sa iyo at nasa malayo ko talaga, hindi mo alam kung anong gagawin, pero sa totoo lang, nung malaman kong wala na ang nanay ko, nawalan ako ng malay pero lumaban ako kasi at least mahal-mahal ako ng pamilya ng amo ko. Todo support sila sa akin. Nahiyak tuloy ako pero gusto ko lang ibahagi sa inyo yung nangyari sa buhay ng pamilya ko at nangyari sa buhay na isang dagok na dumating na problema sa akin. Pero, guys, salamat sa Diyos. Nakakaya ko lahat. Nakaahon ako. Ito ako ngayon nagsisimula uli. Ipilitin ko lumaban hanggang sa kaya. Trabaho uli. Para makatulong din uli sa mga naiwanang pamilya. Mahal na mahal ko ang pamilya ko. Lus awa ng Diyos. Nakauwi ako ng maayos. Kahit bumabagyo, sinabak ako, na-stranded pa ako sa Hong Kong. Dahil, aywan ko, napakadaming balakid na nangyari sa buhay ko na ako yung uwi nung
namatay ang nanay ko. Isipin mo na stranded ako ng 2 weeks dito, hindi ako makasabasta makakalipad. Pagdating naman ng flight ko, pagdating sa Hong Kong, stranded ako ng 1 day. Instead ang umaga ang flight, dumating kami doon, alis kagad papuntang Pinas. Gabi na kami, ay hating madaling araw na kami nakaalis ng Hong Kong. Stranded ako ng isang araw mahigit dahil sa bumaha yung airport daw. Puro balakid. Tapos pagdating naman sa Pinas, bumabagyo naman. Bibiyahe akong pasibo. Akala ko may stranded na naman ako. Mabuti na lang yung flight ko diretso. Directing flight ako. Tapos tawid pa ako papuntang Ormoc. So grabe yung nangyari sa buhay ko guys. Yung tatlong sakay ako magmula Pinas. Kating-kating trip ako. Pero wala, sa awa ng Diyos, nakarating din ng madaling araw dun sa burol ng nanay ko. And then after 3 days, nang dumating ako, pinaligpit ko na para maisaayos na namin ng maayos. And then, ano lang, pagkatapos noon, hanggang sa nag-40 days, hindi na ako umatin kasi ang bakasyon ko maiksi ilang. Bumalik na rin ako dito. Nag-iwan na lang ako ng panggastos ng pang 40 days ng nanay ko. So, ngayon medyo okay na. Pero hindi ko pa rin maiwasan yung pag naiisip ko, yung nanay ko. Mahal na mahal ko talaga. Kaya sana na lahat ng problema kung mayroon na ako ngayon na iwang problema, sana gabayan na lang ako ng Panginoon at saka sa nanay ko, alam ko, lagi nakagabay sa akin at saka yung tatay ko. Sana tulungan na lang niyo po ako na kung hanggang sa anak kaya ang aking mararating. Kasi gusto ko rin makaahon ng hindi ko hanggang na yumaman, gusto ko lang yung makaahon ng sapat lang na makatulong ako sa mga kamag-anakan ko ng kinakapustin. At gusto ko rin, ang pangarap ko, gusto ko makatulong sa tao, mga nangailangan ng mahihirap. Yan ang ano ko pa, maliit pala ko, yan ang pangarap ko na kailangan ko tumulong sa mga kapwang mahihirap na nangailangan. Pero kaso, hindi ako pinagpalang yumaman eh, mahirap pa rin ako. Kaya lang kung mayroong hihingi ng tulong at mayroon ako, bakit hindi ko tulungan? So guys, maraming salamat. Ito na lang po ang mga isishare ko sa inyo. Sana makulit ninyo ang aking kasayan sa buhay ko. Maraming salamat guys. Sana kung mapanood niyo ito, magugustuhan ninyo. Thank you very much. At hanggang ngayon na pinalalangin ko na maka-survive ako sa mga hirap na dinanas ko at makakayanan ko sa sunod na may ano, sana wag naman, at tumibay na parang ang loob ko ay unti-unting tumitibay. Kasi talaga sa totoo guys, napakahina ng loob ko talaga pagdating sa ganyan mga problema. Pero ngayon, tumitibay na unti-unti yung kaya ko na lumaban sa mga pagsubok na hamon kung ano man mayroon. Kasi wala eh. Kapag tayo daw kapag walang problema, abnormal, ngayon kasabihan. Pero ngayon, medyo masaya na ako ng konti kahit masakit. Dinadaan ko lang sa mga pagka nainip ako, nagsa-sound trip ako, nanonood ako ng tinitinan ko yung mga picture ng pamilya ko. Kahit sa malayo ako, naalala ko pa rin sila. Tsaka, mahilig talaga ako sa sound trip. Kaya pag nainip ako, nag-live ako. Okay guys, maraming salamat. Ito lang po na ikukwento ko sa inyo ng tungkol sa buhay kong totoong nangyayari last year. Kaya guys, maraming salamat kung mapanood niyo to. Sana mabigyang maano din ninyo na mahirap pala pag nasa malayo na magkaroon ka ng mabigat ng problema. Kaya kailangan natin lumaban at magdasal sa Panginoon. Kasi hindi naman tayo pababayaan. Tutulungan din tayo ng Panginoon. Thank you guys. Maraming salamat.
Bye-bye.